Hi guys, this is Jenilyn De Guzman, and I'm gonna tell you my LPT journey. Taking the licensure examination for teachers was not actually in my plan. One time, nagkayaan kami magkakaibigan na mag-apply sa board exam. So, nag-online appointment kami and we went in San Fernando, Pampanga para mag-apply sa PRC. That time, wala kaming pag-aalinlangan kasi kala namin konti lang yung re-reviewin na madali lang pagdadaanan kasi sanay naman kami mag-review. Nung una, wala kaming idea sa dami ng re-reviewin namin. But everything changed nung nag-enroll kami sa Carl Balita Review Center. At doon, napagtanto namin na sobrang dami pala nung kailangan naming malaman. I was working back then in a BPO company. So, night shift yun, girl. From 1 a.m. to 10 a.m. ang shift ko. So, sa umaga, natutulog na lang ako halip na mag-review kasi wala din namang pumapasok sa isip ko dahil sa puyat at pagod. So, January 2023, nag-decide ako na mag-resign and I rendered 30 days before they let me go. So, ayun, February 6 was my last day. And a week after that, hindi pa ako nakapag-focus sa review. So, basically, 1 month lang talaga ako nakapag-review ng maayos. And I made sure na everyday kailangan may pumasok sa isip ko na information. Pero hindi ganun kadali kasi meron talagang time na dumadating na kahit anong pilit mo, kahit anong saksak mo ng information sa isip mo, hindi pa rin pumapasok. So you need to rest. So, sobrang daming reviewers na kailangan kong basahin. Super nag-doubt ako sa sarili ko if I can. Dumating pa nga sa point na nagpahula ako kung papasa ako. And maybe 2 weeks or a week before the word exam, nagtanong pa ako sa mga kakilala ko kung pwedeng hindi umaten sa board exam kahit na may NOA. Yung kuya ko, parang medyo nag-attitude kasi bakit daw hindi ako mag-i-exam ganun, ba't daw hindi ako a-attend, nakapag-apply na, at saka kaya ko naman daw. And even kay Sir Carl Balita at saka kay Sir Melvin Boracho, nagtanong ako if pwedeng umabsent dun sa board exam. Pero buti na lang, sinin lang nila ako kasi kung nagkataon na sinabi nila na pwedeng umabsent dun sa board exam, baka umabsent ako. Kaya pinagbutihan ko na lang yung pagre-review para naman meron akong bala pagdating ng board exam. At syempre, hindi na wala yung prayers. Dagdagan pa ng paniniwala ng mga taong nasa paligid ko na kaya ko. At syempre, sumabay din sa panunumpa kasi kinlaim ko na magiging licensed professional teacher ako. Nakakayanin kong makapasa sa isang take lang. The day before the licensure examination for teachers, March 18, 2023, nagpunta na kami sa hotel kasi ayaw namin ma-late kinabukasan. Sa Manila nga pala ako nag-exam and yung araw na yan wala akong kaba na naramdaman. Hindi ko alam kung ba't di ako kinakabahan pero thank God kasi walang kaba dyan. Tinry din namin mag-review pero wala talaga pumapasok sa isip namin. Pero ideally, hindi na dapat nagre-review before the board exam. So ayun na nga, dumating yung board exam na hindi ako kinabahan. Wala akong kakilala sa room kaya tahimik lang. Hindi ko man sila kilala pero I know na isa lang yung nasa isip namin at yun ay ang makapasa sa board exam na ito. Kaya pala hindi ko naramdaman yung kaba na nag-e-exam ako. Dahil yung kaba pala na yun ay mararamdaman ko habang nag-iintay ng resulta. Yung tipong kada post ng PRC bigla na lang bibilis yung timbok ng puso ko. Pero sadyang pakaba si PRC dahil napakatagal lumabas ng let result. But then, finally, ayan na yung araw. Sa paglabas ng list of passers, kasama yung pangalan ko. Thank you, Lord. Ang saya lang sa feeling na isa na akong LPT. Salamat sa mga taong naniwala, nagtiwala, at sumuporta.